Sa mga first timer na nakatanggap ng formal letter of demand, at ang formal letter of demand ay may nakasulat na dapat bayaran, pinoporsee na dapat mong bayaran na compromise penalty. So bigyan kita ng idea ano yung dapat mong gawin kapag mayroong compromise penalty yung formal letter of demand. Yun yung dapat nating pag-aralan sa araw na to para hindi ho kayo magkaroon ng malaking problem. Sa mga hindi pa nakakakita ng formal letter of demand, eh madali naman hong malaman na formal letter of demand yan kasi nakasulat na ho dito na yan ay formal letter of demand dyan sa harapan. Diba? So dito mapapansin ninyo na chinacharge kayo ng 3,000 compromise penalty. 3,000 dahil ang allegation ng BIR is nagkaroon ng failure to remit withheld taxes at the time required by law. Huwag kayong mawawala dyan kasi yun lang naman ang nature of violation. Nagbayad kayo, kaya lang ang due date, for example, December 10, binayaran nyo is December 11. So, questionable yun sa BIR at hahabulin ka ng compromise penalty. Ano ba ang kabutihan ng compromise penalty? Sinabi na rin dito ng BIR yung kabutihan. Sabi po nila, in lieu of criminal prosecution, ito po, bayaran mo lang yung 3,000. Kung ako tatanungin ho ninyo, kung tama, kasi kailangan muna nating i-validate kung tama yung findings, hindi basta-basta sakmal. 3,000 is 3,000. Kahit maliit na amount yan, sasabihin ng BIR, itong taon to, pwedeng-pwede nating lukohin. Kasi hindi chine-check yung trabaho natin. So, the first thing to do before you jump into the water, into the swimming pool, check nyo muna kung tama. At kung tama, sinasuggest ko, mga ka-taxpayer kong mahal, andi dito naman yung procedure, bayaran ho ninyo. Maliwanag naman dito kung anong gagawin ninyo. Bayaran ninyo 0605. So, i-check ngayon natin, ang pag-check nito, tama ba yung amount ng 3,000? At tama ba yung, ano yung factual basis? O ito yung legal basis ng pag-a-apply, ito yung factual basis. So, pupunta ngayon tayo dun sa assessment itself. Ito po yung assessment. Mali ho yung napindot kong assessment. So, babalik ko tayo doon sa ang mahabang-mahabang. Napakahaba nitong ginagawa ako. Okay, ito ho yung assessment. Mali ang aking pinindot. Kaya ano ba ang nangyari? Balik ko tayo doon. Ayan. So, ito ho yung 3,000. So, pupuntahan natin. Nasaan yung assessment ng 3,000? Hindi ito. Ayun siya. So, sabi niya rito is, oh, may mali ka. Ito, 3,000 compromise penalty. Mali yung withholding tax on compensation mo. So, ito ho yung schedule 1 explaining paano ho nagkaroon ng pagkakamali. Ito ho yung 3,000. Sabi dito, oh, ganito pag-check. Noong February 2009, ang pagbayad mo is 3/19/2019. Ang due date is 3/15. Okay, mukhang tama yan. April, nagbayad ka ng 5/16 pero ang due date is 5/15. Tama din yan. August, nagbayad ka ng 9/16, ang due date is 9/15. O ngayon, ito yung mali. Ganito pagtingin. Halika, tingnan natin yung August. Ang due date is 15. Saan ba tumapat yung 15? Sunday eh. So, meron kang hanggang September 16 na magbayad. So, therefore, yung dalawa rito is tama. Yung February, tama. Lakihan natin. Yung April, tama. Pero yung August, mali. Anong gagawin ko, sir? Okay. Bayaran mo
babayaran mo yung 1,000 ng February, 1,000 ng April, wag mong bayaran yung 1,000 ng August kasi mali yun. So, ang total na babayaran mo is 2,000 lang. Okay? So, bayaran mo na kagad yung 2,000. Tapos, i-attach mo sa letter mo itong formal letter of demand mo. I-attach mo sa letter mo itong ito, kalendaryo galing sa internet. At sabihin mo, explain mo sa kanila na mali yung kanilang factual basis. Kasi yung September 15 is Sunday. So, meron ka hanggang September 16 na magbayad. So, 2,000 lang. Good yun. Mas makakatipid ka. So, immediately, i-file mo na sa BIR yung transmittal mo na nagbayad ka ng 2,000 pesos kaya hindi mo binayaran yung 1,000 ng August kasi nasa batas natin under the new civil code. Kapag nag-fall on holiday or non-working day, government non-working day, yung araw ng pagbabayad ng buwis, the following day ang last day to file a or to file and pay yung deficiency tax. So yun lang po ang aking masasabi sa inyo. Sa mga gusto hong tumulong sa taong bayan, please pakiklik ho niyo yung like button. At pagkatapos, para ho sa mga gustong magkaroon ho ng hanap buhay, tumatanggap ho na tayo ng mga franchises. Tawagan nyo lang po yung number na nandiyan dyan. Kontakin ninyo ako. Yung email ko nandiyan dyan, nakikita ninyo. So, may mga video ho tayo sa ating ka-taxpayer Facebook at may mga video rin tayo sa ating tax specialista YouTube channel. Please, click the like. And thank you for clicking the like. See you later. Peace and happiness be with you for life.